Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome naman po sa ating YouTube channel, Ryan Patinio Agri Farming Family and Kitchen Adventure. So for today's video, ating pong pag-uusapan, bakit nga ba yung mga inahin natin ay may mga panahon po na sila po ay makukunan ng kailang mga binubuntis o nalalaglag po yung kanilang mga binubuntis. Kung kayo po ay mahilig po sa pag-alaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pangkabuhayang pang-agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel, Ryan Patinio Agri Farming Family and Kitchen Adventure. Good morning po sa ating lahat. Welcome naman po sa ating YouTube channel. So ngayon po, sa update muna tayo sa ating mga biik. Ayan, dalawa na lang po yung natira. So ang ito pong dalawang natira, mayroon na po itong pagmamayari. Kaso nga lang, pinalaki muna natin kasi po para sa aabot siya sa ating price na 3,000 per biik. Kasi hindi po ako nagre-release ng biik na medyo maliit pa kahit na nasa 2,000 or 2,500 yung bili ng buyer. Kasi ayaw ko pong mag-release ng biik dito na may hina pang kumain at saka maliliit pa. Ang gusto ko po kapag nag-release po ako ng biik, ayan po, nasa standard size ko na po na 3,000. So ngayon, ayan, dalawa na silang natira. Okay naman po silang kumain. Yung isa nga lang medyo nabalda yung paa. Ayan, yung nakaupo na yan, yung nakahiga. Kasi na yung paa niya, kasi sa maliit pa lang siya, naapakan po siya ng kanyang mama pig. Kaya ayan, ating antayin kung kapag siya balik sa normal yung kanyang paa. Pero pag hindi naman, di muna natin i-dispose kasi po nakakadismaya po yan sa mga customer kapag binigyan natin ng mga biik na may kapansanan. So ngayon, ito po yung inahin natin na parang nakukunan yata to. Parang hindi ko sure ha, pero siguro nakunan o kaya nag-reheat. Yan po yung ating aalamin. Kasi ito dati yung itong inahin na to, dati po ito po yung nakunan. Tapos after 5 days pinabulugan ko uli. Ayan, nanganak siya ng 15 heads. So ito yung unang na AI natin. So inobserbahan pa lang natin. At saka ang huling na AI, ito naman sa kabila. Ayan. So ngayon, bakit nga ba may mga panahon na ang ating mga inahing baboy ko ay nakukunan sa kanilang mga binubuntis o yung mga dinadalang biik sa loob po ng kanilang sinapupunan? Kasi po yan, may factor po kung bakit po nakukunan yung ating mga biik. Isa na po dyan yung temperature, lalong-lalo na po sa kanilang katawan. Kaya po, ang advice po ng inahing baboy, kapag sila po ibuntis, dapat talaga may lagay kayong table. Ganito. Lalong-lalo na kapag yung mga inahing baboy nyo po ay nasa bandang sikatan ng araw. Kasi kapag sobrang init, tapos yung katawan ng baboy ay mainit din. Kapag yan ay naghalo-halo, parang yung mga biik po sa loob ng kanilang sinapupunan ay malulusaw o matutunaw. Kaya po, ayan, malalaglag po talaga yan. So, dati, nung mayroon pa kong isang inahin na nakunan, kasi po, hindi ko po nilagyan ng sako dito. Tapos yung araw, pag sumisikat, kasi po, pagpunta ko dito sa farm, medyo 5:30 ng umaga hanggang 7 o'clock ako dito, hindi pa po sumisikat yung araw. Pag alis ko naman dito, mataas na yung araw, ayan, masisikatan po sila. Doon ko nalaman na yan pa yung isang rason kung bakit po siya nakukunan. So ngayon, ayan, lagyan po natin siya ng sako. Pero i-confirm muna natin kung nag-reheat ba ito o nakunan talaga. Kasi yung yung positioning din ng baboy sa paghiga. Kasi may ibang mga inahing baboy na kapag sila nakahiga, yung parang nakayuko talaga yung katawan. Parang nakukompress yung tiyan. Kaya isang factor niya na talagang makukunan sila. And then, yung isang factor din na nakukunan yung ating mga inahing baboy ay yung kulang po sa inom ng tubig. Kasi po, yung drinker natin yan, mayroon drinker din sa dulo. Kasi yung drinker eh, may dalawang klaseng pig drinker. Mayroong straight lang na butas, at saka mayroong may parang screen, yung strainer. Yung parang may screen at saka strainer, pag napuno yan ng parang buhangin,
parang mga asin ay ayaw na po dumaan yung tubig, kaya may panahon talaga nga di natin malalaman na naka-stack up na pala siya. So ngayon ayan, naka-stack up na siya, kaya nilagyan na po natin ng parang guma, rubberized na painuman ng baboy. Ayan, nilagay po natin yan temporary para ayusin natin yung anyang dengker. Kasi importante talaga po sa ating mga baboy kapag sila ibuntis na yung supply ng tubig sa kanilang katawan ay patuloy po yan. Kasi may po yung required kung ilang liters o ilang litro bawat araw ang iniinom po ng baboy. Kasi katulad po niyan, automatic drinker po yan. Yan po, yan po yung mga baboy po yung ano, kumakain. Sila na po mismo ang nagkocontrol kasi ng pagkain. So ayan po. Dito din, ayan, mayroon ring drinker. Yung isa lang yung nasira. Nasira yung isang drinker natin. So ayan, ayusin pa natin yan para malaman kung ano ba talagang sanhi. So ayan po yung tatlong dahilan sa akin pong experience na kung bakit po nakukunan po yung mga inahing baboy. Unang-una, yung temperature, yung panahon, at saka temperature ng kailang katawan, at saka yung positioning nila. Mayroon nga mang isa, kapag ano po, kapag sila po'y buntis, dapat natin paliguan. Araw-araw itong talagang papaliguan. Kasi po, kapag hindi po natin sila napaliguan, ayan, mas iinit po yung kanilang katawan. So, ayan po, dapat po talagang papaliguan. So, ayan po, ayan po yung mga possible na factor or possible na sanhi kung bakit po yung ating inahing baboy po'y makukunan. Depende po yan sa, yan po, based lang po yan sa aking experience. Kasi mas maganda talaga pag na-experience po natin. Kasi po, kapag hindi po natin na-experience yung mga ganyan, di po natin malalaman kung bakit ano bang sanhi ng ating mga inahing baboy ay nakukunan. So, important tips po, kapag yung mga inahing baboy nyo po ay buntis, dapat po, hindi po sila pwedeng mainitan ng araw. Dapat po, yung pagkahiga nila, maayos, hindi po yung nakayuko ng sobra. Dapat po, pinapaliguan po sila araw-araw. At dapat po, may sapat po na tubig na kailang iinumin po araw-araw. So, yan po yung mga simpleng bagay po, mga kaibigan, para po, maiwasan po natin yung namakunan po yung ating mga inahing baboy. So, ayan po, kung kayo po ay mahilig po sa paalaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pangkabuhayang pag-agrikultura, mag-subscribe na lang kayo sa aking YouTube channel, Ryan Patinio, Agri Farming, Family and Kitchen Adventure. Hanggang dito na lang po. Salamat po sa inyong panonood. Happy farming po, mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.